Water signs, welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo ngayong weekend, di ba? Bilis. Saturday na. Sana po makapagpahinga kayo. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nyo ngayon. Water signs. Ngayong Mercury retrograde, so relax lang po kayo. Huwag kayo masyadong maging emotional or kontrolin nyo yung emotions nyo. Tignan natin. This is for you. Hindi ko alam kung meron dito sumasakit yung ulo. Ayan, pwedeng dala din yan ng Mercury retrograde or for some of you naman po is dala ng inyong hormones. Spirit guide. Meron tayo ditong emotional release. Ayan. So, ingat po kayo kasi baka mas gumana ngayon yung damdamin nyo instead na yung isipan nyo at makapagsalita kayo ng mga bagay na hindi nyo naman talaga sinasadya. Or sabihin natin na baka may masabi kayo na yung totoo nyo bang nararamdaman pero hindi kayo prepared. Yung mabibigla ba kayo, ganyan. So, iwasan nyo yung mga dramatic sitwasyon ngayon. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. Meron tayo ditong unlimited possibilities. Ano pa po, spirit guide? Isang card na lang po. Please. Mayroon tayo ditong anger. O, diba? Huwag mong hayaan na itong pagiging emotional mo ay humadlang dito sa mga unlimited possibilities, unlimited opportunities na paparating sa'yo. Ito yung blockages mo today. Water sign. So, relax. Take a deep breath. Do some meditation. Diba? Huwag ka basta-basta magsasalita. Pag-isipan mo muna. And, yun nga, lumayo ka sa mga emotional or dramatic na sitwasyon na pangyayari today. As much as possible nga yung iba sa inyo kung ano lang, magpahinga na lang talaga kayo today. Para makabawi din yung inyong katawan at ma-relax yung inyong isipan. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan pa po natin, spirit guide. Meron tayo ditong great fortune, o diba? With this unlimited possibilities. Ano pa po? Spirit guide. Spirit guide. Thoughts? Okay, meron kayong gustong simulan dito. You see? Merong nag-o-offer sa'yo dito ng regalo. So, mayroon talagang paparating dito. Yung iba sa inyo, tignan nyo ha, kung may nanliligaw sa inyo, water signs, or kung may nililigawan kayo, mataas yung potential na yung relasyon na to or yung connection na to is mag-prosper siya at mauwi sa kasalan. Diba? Oh. Tignan natin. Kaya lang yung iba sa inyo is ang focus nyo is yung inyong finances or yung inyong stability. Great fortune. Nagpapayaman yung iba sa inyo talaga. Baka kahit ngayon, nagtatrabaho pa rin kayo. Hindi kayo nag-take ng day off. Oo. Or sabihin natin na, ano ba yung relyebo ba yun? Kayo yung pumalit. Kayo ba yun? Tama. Hindi ko alam kung tama yung word na yun. Naririnig ko lang yun eh. Oo. Siguro day off nyo ngayon, pero dahil parang sabihin natin, kunwari, tinawagan kayo. Diba? Mag-work na lang kayo. Kasi iba sa inyo, parang nai-stress kayo sa bahay. Tignan pa natin. Parang mas gusto nyo pang magtrabaho kaysa magstay sa bahay. Kasi pag nasa bahay kayo, water signs, nag-iisip lang kayo, nag-overthink kayo. Tignan natin. Pagdating, ano pa po yung paparating na
blessings. Meron tayo ditong manifestations. Okay. All your manifestations will work out soon. But you need to be grateful. At saka magtiwala kayo dun sa manifestations na ginawa nyo. But wag na wag po kayong magmamanifest this coming full moon. Masama yan. Okay. Parang konti lang yung nagpa-practice niyan. And yung mga nagpa-practice ng manifestation through full moon and eclipse is mga dark worker. Ayan. Well, hindi naman tayo dark worker. Light worker tayo. Kaya naman, wag nating subukan na mag-manifest ng eclipse. Okay? Tignan pa natin. Okay? So, kung yung mga minanifest nyo nitong mga nakakaraang buwan or last year, kung isang beses lang kayo nag-manifest, nangyayari na siya. Yung iba sa inyo, hindi nyo lang kasi matandaan. Kasi mas gusto ko nga yun eh. Sinasabi ko yun sa inyo. Huwag yung tandaan nyo yung mga minamanifest nyo. Kasi mangyayari talaga siya. Diba? Akala mo hindi pa nangyayari yung mga manifestations mo. Pero nangyayari na pala. Kasi nga hindi mo siya natatandaan. Yun. Mahirap din kasi pag kinukulit mo si universe. Kailangan relax. Relax back. But naniniwala ka dun sa minanifest mo na mangyayari talaga siya. So, tignan pa natin pagdating naman sa yung ano pa to? Okay, tignan lang natin. Ano pa yung mensahe sa'yo? Mensahe pa po natin kay Water Signs Spirit Guide. Meron tayo ditong health. Okay, yung iba sa inyo, medyo affected yung health nyo. This Mercury retrograde. At meron tayo ditong loving touch. Meron kayong namimiss. Could be your mother. Yung iba po sa inyo is namimiss nyo na yung partner nyo. Yung person nyo. Namimiss nyo na may kakadal kayo. Tignan natin pagdating sa iyong parang ano ba. Namimiss mo na na may nag-aalaga sa'yo. Yun. Tignan natin. Or could be kayo to tapos anak nyo. Namimiss nyo na ng sobra-sobra. Spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin for water signs? Water signs. Ano pa po yung mensahe natin pagdating sa career ni water signs? Pagdating sa career, okay, meron kang kailangang i-prioritize talaga. Meron tayo ditong King of Wands, oh, very passionate pagdating sa trabaho. Yung iba nga po sa inyo, day off nyo yata to date, pero mas pinili nyo magtrabaho pa rin. Pwedeng may pinag-iipunan kayo. Strength. Ang kanta ng ano mo, ng mga cards mo. Dalawang major arcana, tapos meron tayo ditong leadership. Okay, so for some of you, water signs, maaaring mataas na yung position nyo dyan sa inyong trabaho. May plano kayo dito. Hindi ko alam kung ano to. Mga ibang bansa. Or yung iba po sa inyo, may nilalakad kayong legal case. Or nagpapasa kayo ng resume. Yung iba sa inyo, baka wala pa kayong trabaho. Naghahanap pa lang. So, pasa lang kayo ng pasa ng inyong ano to? Resume or curriculum vitae. Diba? CV. Oo. Ayan o. Matatanggap din yung iba sa inyo sa trabaho. Maybe this week. Ayan o. Baka may mag-offer talaga sa inyo. So, kung ano man itong hinihintay nyo na blessings, talagang darating siya sa'yo. Diba? Sabi sa inyo dito ni Universe, unlimited possibilities. So, kung na-reject man kayo sa mga free views na pinag-applyan nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagdating naman sa iyong finances, Spirit Guide, Spirit Guide, ayan o, yung iba po sa inyo, ayan o, kayo yung nagtitake ng leadership pagdating dyan sa inyong trabaho. Parang hinahangaan kayo ng marami. Water signs. Or pinagkakatiwalaan talaga kayo. Meron tayo ditong the hangman pagdating naman sa iyong finances. So, yung iba po sa inyo, di kayo masaya sa
nangyayari sa inyong finances. Stay curious pagdating sa mga perang pinapadala mo, pagdating sa mga perang kinikita mo. Stay curious kung paano mo pa yan mas mapapalago or mai-improve. Tignan natin. Ano pa? 6 of Cups at meron tayo ditong 10 of Cups. Okay, yung iba po sa inyo is mostly talaga is could be kayo yung ano sa family nyo. Ano ba to? Breadwinner. Yung iba po sa inyo, halos sa family nauubos yung inyong pera, water signs. Ayan, may good news naman tayo ditong matatanggap pagdating sa iyong finances. Yung iba sa inyo, kung naghahanap talaga kayo ng trabaho, ayan, at nahihirapan kayo dito sa inyong, sa inyong career or sa inyong finances, alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Balikan nyo yung mga pinag-applyan nyo previously. Yung mga na-reject kayo, try nyo ulit pasahan ng CV or ng resume. Oo, malaki yung chance nyo na matanggap kayo. I don't know, pero yun yung nakikita ko dito. Tsaka Mercury retrograde kasi. Okay? So, tingnan pa natin pagdating naman sa iyong love life. Spirit guide. Pagdating po sa love life. Diba, kung still hiring pa rin yung dati mong pinag-applyan na na-reject ka, try mo ulit magpasa ng resume. Para sa mga single in a relationship at married, spirit guide, ano po yung mensahe natin? Para sa mga single, para sa mga in a relationship, at para po sa mga married. Tignan natin. Ano yung nafe-feel sa'yo ng taong ito? 4 of Cups. Okay, so wala pa kayong communication ngayon ng taong to. Kahit kausap, hindi mo siya nakakausap. Relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. So, kailangan nyo maglalabas. Water signs, maaari kasing kinukulong nyo yung inyong sarili dyan sa bahay or sabihin natin, bahay, trabaho lang kayo. Hindi kayo lumalabas or wala kayong social life. So, yun yung kailangan nyong i-build kung gusto nyo magkaroon ng love life. Oo. 3 of Cups, diba? Kailangan mo talagang makipag mingle sa ibang tao or makipagkilala. Hindi ko nakikita na sa internet mo makikilala yung person mo. Parang personal mo talaga siyang makikita. Ano yung mapifeel sa'yo ng taong to? Kung sino man ito, ano yung mapifeel niya sa'yo? Water signs. Page of Wands. Okay, so yung taong to is magpapapansin sa'yo. Okay? And from that, kung napansin mo siya, doon magsisimula yung magandang usapan nyo or yung magandang connection nyo. Tignan pa natin para naman po sa mga in a relationship. Para po sa mga in a relationship, ano yung nafe-feel sa'yo nitong person mo? Ayan, no? Mirroring each other, self-image, relationships, reflect our wounds, introspection. So, pagod ka na, or maybe yung person mo pagod na dito sa relationship nyo. Parang nahihirapan siyang i-handle. Tignan natin. The Hermit. Okay. Tama, introspection. Hindi kayo nagpapansinan ngayon. Diba? Tignan mo, magkatalikuran kayo. Walang pag-uusap na nangyayari. Ikaw, gusto mo pang maayos yung relationship mo, pero kinakat ka nung person mo. Parehas kayong nang nararamdaman ngayon sa inyong relasyon. Pareho kayong napapagod. Para bang pag nag-usap kayo is mag-aaway lang kayo. Kaya meron dito nagde-decide na, umiwas muna. Yan. Okay, meron dito nagpo-focus sa career. Pwedeng person mo yun. So, maayosin din to. Palipasin nyo lang muna yung Mercury retrograde. Ayan, sabi nga diba dito, huwag maging masyadong emotional. At saka ito, may galit. Di ko alam kung sino yung may galit na nararamdaman dito. Could be ikaw or yung person mo sa'yo. Or nagagalit yung person mo sa sarili niya. Diba? Kasi hindi niya din maintindihan yung sarili niya ngayon, water signs. Parang naiinis siya sa sarili niya, ganun. Para naman po sa mga married, what is ascending or ano ba yung nararamdaman sa'yo nitong
person mo. Ayan, madami na kayong problems na pinagdaanan ng person mo. Meron tayo ditong 5 of coins. So, merong panlalamig na nangyayari dito. 50-50. Diba? So, yung iba po sa inyo, maaaring separated kayo nitong person mo, magkakabalikan pa lang kayo nitong asawa mo. Parang madaming tutol sa relationship nyo. Lagi kayo nag-aaway nito. Tignan natin. Or baka ito ay past energies. 9 of cups. Parang masaya naman kayo ngayon. Okay. Ito yung pinagdaanan nyo before. Madaming tutol. Medyo may na-fall out of love. Alam mo yun? Or sabi natin biglang ng lamig. Oh. Meron tayo ditong 10 of swords. Umabot talaga kayo sa hiwalayan. For some of you naman, separated pa rin talaga kayo hanggang ngayon. Pero may nakikita ko ditong balikan. Oo. Pero it's up to you na lang talaga kung papabalikin mo pa tong asawa mo. Water signs, di ba? Depende kasi yan sa nangyari talaga sa inyo. Or ano ba yung extent ng nangyari? Gaano ba siya katindi? Tipong kaya ba bang patawarin, kaya pa bang palagpasin, or wala na talagang second chance, hindi mo na mabibigyan yung person mo. Pero for some of you, or marami sa inyo dito, na nanonood ngayon, is pagbibigyan nyo pa to. Hindi lang yung person mo, kundi pati na din yung sarili mo at yung family nyo. Okay, so yan lang po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming salamat po and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day and more blessings to come po. Ingat po kayo always. Bye-bye!